Ang Chinese kale ay kilala din sa tawag na kailaan at Chinese broccoli. Ito ay nagmula sa timugang bahagi ng China at ngayon ay isa sa pangunahing gulay na kinukonsumo maging sa Japan at sa maraming bansa. Dito sa Pilipinas ay hindi ito gaanong kilala ng karamihan sa kabila ng napakaraming sustansya at mineral ng gulay na ito. Dito sa aking garden ay halos itinatanim ko ito sa buong taon. Madalas din na ginagawa ko lamang itong salad o kaya ay biniblender upang makuha ang lahat ng sustansya. Ito ay mayaman sa iba't ibang uri ng antioxidants, lalong-lalo na sa vitamin C. Mataas ang taglay nitong vitamin A at nakakatulong sa magandang kalusugan ng ating mata o paningin. Nagtataglay din ito ng folate na nakakatulong naman upang makapagbuo ng pulang dugo ang ating katawan. Bukod dito ay mataas din ang taglay nitong fiber, potassium, vitamin K, magnesium at calcium. Ang Chinese kale ay kagaya din ng iba pang leafy green na nagmula sa pamilya ng mustasa. Ang pagtatanim nito, pagbibigay ng mga pataba at kanya mga pangangailangan ay walang pinagkaiba sa pechay, mustasa at pak choy. Maaari itong itanim kahit sa mga maliliit na container kagaya ng pinaglagyan ng biskuit at sa mga bote ng soft drinks. Nitong huli ay nagtanim ako ng Chinese kale sa vertical na paraan. Nauuso ang ganitong estilo lalo na sa urban gardening dahil karamihan ay may limitado lamang na espasyo. At kung ikaw ay ngayon pa lamang susubok sa pagtatanim ng Chinese kale ay narito ang simpleng paraan. Ang mga buto ay maaaring patubuin muna sa mga tray at kapag nagkaroon na ng ikatlong dahon ay saka ilipat sa mga bote ng soft drinks o kung saan mo siya palalakihin. Kung sakaling hindi mo pa napanood kung paano ang paggawa ng matipid at matabang lupa, ilalagay ko na lamang sa description ang link ng video. Sa pagsasagawa ng paglilipat-tanim ay huwag magmadali at maging maingat upang maiwasan ang pagkaputol ng mga ugat. Pagkalipas ng isang linggo matapos ang paglilipat-tanim ay umpisahan ang pagdidilig ng fermented plant juice 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang fermented plant juice ang tutulong sa mabilis na paglaki ng halaman at ito rin ang magpapalapad at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Mas mainam kung gagawin ito sa umaga o bago lumubog ang araw. Ang pagdidilig ay depende sa uri ng panahon ng inyong lugar. Obserbahan kung gaano kabilis matuyo ang lupa at alamin kung kailangan mo na bang magdilig o hindi pa. Pagkalipas ng 25 araw, umpisahan na ang pag-ani ng mga malalaking dahon at hayaan ang mga dahon na nasa gitna. Ito ay maaaring tumagal hanggang 3 buwan na patuloy na makakapag-ani. Maaari kayong mag-search sa internet ang iba't ibang recipe ng Chinese kale. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at nawa ay dumami pa ang magka-interes na magtanim ng sariling pagkain. Maraming salamat sa inyong panonood.